Sara, alam mong mali yung ginawa mo. Eh, pero mamaya lang naman yung paraan eh, para makakuha ng siguradong ebidensya. Sigurado? May nahanap ka ba? Kara! Alam niyo, hindi niyo dapat pinag-aawayan to eh. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi naman kayo yung magkalaban dito. Pareho lang kayo ng gusto ang makahanap na ebidensya laban kina Alex at Julio. Dapat ang iniisip niyo paano kayo magkaisa eh. Kasi ginagawa niyo, lalo ang kayo mahihirapan. Lalo lahat tayo mahihirapan. Kung ganyan pala, sa umpisa pa lang, hindi na kayo nagkakasundo. Pare-pareho lang tayo ng gusto dito. Naiintindihan niyo? Di ba? Sara? Kara? Trisha. Buti nandito ka. May dala kaming food. Thank you, pero busog pa kasi ako eh. Una na ako sa taas. Alex, muna ka na sa taas. Susunod ako. Sige, pagod na rin ako eh. Pakisabi na lang kay Yaya, paakit ng gatas, please. Sige, sabihin ko. Una na rin ako, kuya. Sandali. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Sigurado ka? Nararamdaman ka ba, ha? Wala. Sumakit lang yung ulo ko kanina. Pero umiinom na ako ng gamot. Don't worry, okay lang ako. Akyat na ako. Sir, kumpirmado po. Kay Diego Mendiola ang kamerang to. Pinuntahan po namin yung asawa niya. Nakita po namin yung box ng kamera dun sa bahay nila. At nagmask po yung serial number. Very good. Ano, wala ka pa bang nakukuha ang picture dyan? Sir, malapit na ako. Bilisan mo, kailangan natin yan. Oh, sir, kundintis lang, sir. Wala naman. Nababother lang kasi ako kay Patricia eh. Ibang klase siya tumingin sa akin ngayon. Sa tingin mo ba may nangyari? Hindi ko alam. Alam ko na. Baka naman mamaya nakipagkita lang yan kay Paolo. Hindi pwede. Eh, check mo yung CCTV footage. Hindi ba yun naman yung dahilan kung ba't mo nilagay yun? Sana kitang makausap. Kasi matagal na tayong hindi nag-uusap ng maayos. Hindi nag-aaway. Yan din ang gusto ko. Kung sana marunong ka makinig sa akin, wala akong ibang gusto na hindi para sa kabubuti mo. Alam ko yan, kuya. Pero sana naman maintindihan mo rin na nasa tamang edad na ako. You don't have to protect me.
Pero ako, natatakot ako para sa'yo, Kuya. Sa lahat naman ang nangyayari ngayon, isa lang naman ang hiling ko eh. I just wanna know the truth. Isang katotohanan ang kailangan mo malaman. Yun ay mahal kita. Kapatid kita. Kahit magkaroon ako ng sarili kong pamilya, hinding-hindi magbabago yun. At saka sana paniwalaan mo ako kapag sinabi ko sa iyong wala akong ginagawang masama. Okay? Sige na, matulog ka na. Good night. Nalang kita ng pagkain kasi hindi ka naghapunan. Sumubuka muna bago ka matulog, ha? Pwede ko bang mahiram yung cellphone mo? Kailangan ko lang talaga tawagan si Paolo. Ha? Please, Yaya. Sige na, please. Kahit saglit lang, may kailangan lang ko itanong na importante. Please, sige na. Sige, pero saglit lang, ha? Pag ako nahuli ni Sir Julio, ako din ang mawala ng telepono. Oh, promise. Mag-iingat ako talaga. Oh, pag natapos ka, ibalik mo na lang yun dun sa may kusina, sa may drawer, yung may charger. Kasi pag ako bumalik dito, baka may matanong pa yun si Sir Julio. Oh, Yaya, thank you talaga, sobra. Oh, siya, bababa na ako. Kumain ka bago ka matulog, ha? Mm, thank you. Hello? Hello, Paolo. Si Patricia to. Oh, Patricia. Bakit? Ano kasi, si Ate Sara. Pumunta dito kanina. Ang sabi niya, narinig daw niya yung usapan natin tungkol sa baril ni Kuya. Ano? Oo. Nagkausap kami tungkol doon, pero hindi ko naman alam na pupunta siya dyan. Ano nangyari? Okay ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo? Hindi, wala. Nakipag-usap lang siya sa'kin. Pero kasi nagpapatulong siya, nahanapin ko daw yung baril ni Kuya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Naawa ko sa kanya, pero ayoko makulong si Kuya. If ever na, may kinalaman nga siya dun sa nangyari. Pero gusto mo ba na habang buhay na lang yung tanong sa isip mo? Patricia, kung makukuha natin yung baril, pwedeng mapatunayan na ito nga yung ginamit. Pero pwede rin namang hindi. Pero kung hindi natin maiimbestigahan yung baril, hindi natin malalaman yung totoo. Patricia, alam mo kung nasan yung baril, di ba? Hindi ako sigurado. Alam mo kung meron man o wala talagang kasalanan yung kuya mo, mapapatunayan yun ang baril. Kailangan natin malaman yung totoo. Para sa mga taong mahal natin. Para sa pamilya natin. Pero Patricia, ikaw bahala. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Pero sana lang piliin mo kung ano yung makakatulong para malaman natin yung katotohanan. Thank you.
rin ni Mama at Papa. Maaaring marami pang masamang magawa yung kuya mo. Maaaring pahamak niya na rin yung sarili niya. Pero kapag ginawa mo yung tama, maaaring mailigtas mo siya sa kapahamakan. Alex, ano yung mga yan? Hindi gamit para sa baby natin. Nag-order ako online para naman hindi na ako mahirapan mamili sa labas. Di ba, tingnan mo ang kukit ng mga binili ko. Tingnan mo to. Cute, di ba? Hindi ba masyadong maaga pa? Hindi nga natin alam kung lalaki o babae ang magiging anak natin. Ay nako, alam mo, kahit lalaki o babae, hindi yun importante. Basta ang importante, kahit anong kailangan niya, bibilin ko para sa kanya. Alam mo, kahit gaano kamahal, wala akong pakialam. Dahil hindi niya mararanasan ang pagkaitan. Gaya nang naranasan ko noon. Alex, yun ang masisigurado ko sa'yo. Simula ngayon, lahat ng gagawin ko para sa inyo na magiging anak natin. Para sa kinabukasan nyo, pinapangako ko sa'yo yan. Pag-aaralin mo siya sa magandang eskwelahan. Papasyal ko kayo kung saan-saan. Salamat, Julio. Kayo nang magiging anak natin, kayo ang bumuo sa akin. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin eh. Hindi ko ngayon nakakala na hahantong mo sa ganito. Na magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Lahat ibibigay ko sa inyo. Pati buhay ko. Ibibigay ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko rin kayo, Julio. Sumasakit ba? Hindi naman. Okay naman. Narinig nga? Sige. Naku, mukhang excited ka nang makilala siya. Sir, may naghahanap po sa inyo. Kapatid daw po ni Julio Hernandez. Papasukin mo. Patricia, tama? Opo. Sir, may gusto sana kaming ibigay sa inyo na sa tingin namin makakatulong sa kaso ni Ate Sarah. Patricia. Kaninong barilita? Sa kuya ko po. Gusto ko po kasing malaman kung may connection ba sa takasong to. Upo kayo. Sana walang kinalaman si kuya.
Sorry, kuya, kung nagawa ko to. Pero kailangan kong gawin ang tama. Kailangan ko malaman ang totoo. Piyansahan mo yung mga tauhan ko. Kunin mo na lang ang pera doon sa ibabayad sa akin ni Mr. Tandingko. Siguraduhin mo na hindi ako makukonekta sa kanila, ha? Naintindihan mo? Oh, sige. Yaya! Bakit po, sir? Pumasok ba sa kwarto ko? Hindi po. Nasaan si Patricia? Wala pa po eh. Nangyari ba? Galing po kami si IDG. Sirender po namin yung parila sa Julio. Bakit niyo ginawa yun? Nalaman ko po kasi na iniimbestigahan siya ng mga pulis. Dahil sa pagkamatay ng isang investigador, gusto ko lang talaga malaman kung may kinalaman ba siya sa mga nangyayari. At para matigil na rin ang pagdududa niyo. Hindi kami nagtutuda. Sure na sure kami. Kahit stricto po si Kuya, mabait ang pagkakakilala ko sa kanya. At kapag napatunayan mo nga na may kinalaman siya, anong gagawin mo? Hindi ko po alam eh. Pero natatakot lang po talaga ako sa pwedeng gawin ng kuya ko. Kung totoo nga po na may kinalaman siya sa mga nangyayari, ayoko lang po na mapahamak siya lalo. Patricia, huwag ka naman lungkot. Isipin mo na lang tama yung ginawa mo. Kung mapatunayan nga na may kinalaman yung kuya mo, at least mapipigilan mo na siyang gumawa ng mas masama pa. Tama ka, Ate Zara. Salamat. Kundi dahil sa'yo, hindi ako maglalakas loob na gawin to. Wala yun. Tama yung ginawa mo, Patricia. Salamat. Malaking tulong yan. Pasok. Sara. Pwede ba kitang makausap? Bakit nung saan? Gusto ko lang kasi sana magpasalamat eh sa pagkumbinsi mo kay Patricia. Nagalit ako sa'yo kasi pumunta ka doon pero ikaw pa pala yung magiging daan para makakuha ng ebidensya kay Alex at kay Julio. Sara, sorry talaga. Ako? Hindi mo naman kailangan mag-sorry. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Isa pa, naiintindihan ko naman kung bakit ka nagagalit. Kasi nag-aalala ka lang sa akin. Salamat. Alam mo, delikado yung sitwasyon natin. Gusto ko lang lagi matatandaan, mag-iingat ka sa kahit na anuman gawin mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mauulit yun eh. Sana lang talaga maging sapat yung ginawa ko para mabago lahat. Patricia. Bakit, kuya? Opo ka. Anong meron, kuya? Nasaan ang baril ko? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ano yan?
Bukod sa Ate Alex mo, ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Sorry, Kuya. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magagalit sa'yo. Ibalik mo lang sa akin ang kinuha mo. Tisha. Nasaan ang baril ko? Wala sa akin yung baril mo eh. Nasaan ang baril ko, ha? Saan mo dinala? Ano ba? Sinanla mo ba? Binenta mo ba? Nasaan yung baril ko? Sorry, Kuya, pero... Ibigay ko sa mga pulis yung baril mo. Ano? Sorry. Bakit mo ginawa yun? Ha? Ba't mo ginawa yun? Kaya ko lang naman nagawa yun kasi... Natatakot na ako sa mga ginagawa mo eh. Kasi yung baril... Tsaka... Para mapatunayan na wala kang ginagawang masama, di ba? Tsaka para hindi mo na mapahamak ang sarili mo. Sorry. Bakit mo ginawa yun, ha? Bakit? Hindi mo alam ginawa mo, Patricia. Hindi mo alam! Alex! Oh, bakit? Pag-impakay ka ng mga gamit mo, bukas na bukas aalis tayo. Ano? Bakit? Ano nangyari? Si Patricia, kinuha yung baril ko. Dinala niya sa mga pulis. Ano? Bakit niya ginawa yun? Uloy, mapahamak niya tayo! Bakit niya... Magbaka nga muna! Kasama sa baby natin eh! Tumini ka muna! Ako nang bahala! Oh! Saan tayo saan pupunta? Nagtutulong ako ng leksyon niya, kapatid mo! Pinapahamak na tayo! Kasalanan niya to eh! Sasaktan ang kapatid ko ah! Akala ko kasi malalagpasan na natin ang lahat. Tapos tatarido rin niya tayo? Hindi pwede to, Julio! Pinahamak ka niya! Kaya nga tayo aalis bukas eh! Naiintindihan mo ba? Bago pa merong gawin ang mga pulis laban sa akin, aalis na tayo bukas. Pero Julio, hindi mo ba naiintindihan? Meron silang ebidensya sa laban sa'yo. Paano kung mahuli ka? Makukulong ka! Huwag mo malalahanin. Kaya ko sarili ko. Pero paano ako? Paano yung magiging anak natin? Julio, alam mo namang hindi pa tapos yung laban namin nila, Kara, di ba? Paano kung masukol nila ako? Paano ko ito gagawin nang wala ka? Hindi ko to kaya mag-isa, Julio. Naiintindihan mo ba? Hindi ko kaya. Kailangan kita. Kailangan ka na magiging baby natin. Anong gagawin natin?